Mahusai Nahuatl Sherparasa of the native elections. Hey, ladies and gentlemen, let's meet our poll watchers. Okay, poll watchers, first question. I know I'm not the meeting machina para sa automated election. Mga calculator, abacus. Mali! Tell them, voiceover. Ang mga makinang gagamitin para sa automated elections ay ang Precinct Count Optical Scan, o PICOS. Ito ang magpapabilis ng bilangan ng mga boto. Maraming paraan din ng pandaraya ang maaalis dahil sa paggamit ng PICOS. Okay, poll watchers, here is your next question. Ano ang napakahalagang dapat gawin bago ng automated elections? Gumising at maligo! Magkape para hindi antukin! Tama ako! Mali! Ang unang-unang gagawin ay ang testing and sealing 3 days before the election. Watch this! Sa araw ng testing and sealing, dapat nandoon ang watchers mula sa majority at minority political parties at Citizens Arm. Ipapaliwanag ng BEI o Board of Election Inspectors ang dahilan at paraan ng testing and sealing. Aalisin ng BEI ang selyo ng PICOS box at ilalabas ang naka-shrink wrap na PICOS. Ipapakitang selyado pa ang printer cover, main memory card slot, at backup memory card slot. Isusulat ito sa minutes at saka pa lang tatanggalin ang selyo ng printer cover. Kailangang manatiling selyado ang main memory card slot at backup memory card slot habang hindi pa natatapos ang halalan. Ilalagay ng maayos ang PICOS sa tamang posisyon sa ballot box. Ikokonekta ang battery ng PICOS at isasaksak sa kuryente. Pipili ang BEI ng 10 botante para mag-trial voting. Boboto sila gamit ang bagong balota at PICOS. Pagkatapos ng 10 boto, ipiprint ng BEI ang 8 ER o election returns mula sa PICOS. Tapos, tsaka pa lang ikakabit ang transmission cable sa PICOS. Ang results ay itatransmit sa City o Municipality Canvassing Center. Pagkatapos, ay itataras ng BEI ang mga balotang nasa loob ng ballot box. Ikukumpara ito sa resultang inilabas ng PICOS. Kung magtugma ang mga resulta, pipirmahan ito ng BEI at ng mga watchers, ilalagay sa designated envelope at saka ibibigay sa election officer. Kung hindi naman magtugma ang mga resulta, i-record ito at i-report sa BEI chairman. Siguruhing na ibalik sa zero ang ballot counter indicator ng PICOS. Pagkatapos nun, siselyuhan na ang transmission port, printer cover at memory card slot ng PICOS. Ang ballot box ay ilalock at isiseal. Ibabalot ang PICOS at ballot box sa shrink wrap. Hindi na uli bubuksan ang PICOS hanggang sa araw na ng eleksyon at sa harap lamang ng mga watchers. Tandaan, i-record ang serial numbers ng mga selyong ikinabit sa testing and sealing. Ay! Pala yung unang mangyayari, ang testing and sealing! Tama! Pagkatapos ng testing and sealing, ready na para sa election day. Kaya po, watchers, here is your next question. Ano ang mga karapatan at responsibilidad ng mga poll watchers? Karapatan kong magmasid, mag-record at mag-report. Responsibilidad ko na bantayan at pangalagaan ang boto ng bayan! Tumpa! Check this out! Ito ang mga karapatan at responsibilidad mo bilang poll watcher. 1 week bago ang araw ng halalan, kunin ang inyong poll watcher's kit sa inyong parish coordinator. Dumating bago mag-alas 6 ng umaga sa polling place sa araw ng halalan. Pagdating sa polling place, ipakita sa chairman ng BEI ang inyong letter of appointment bilang qualified poll watcher. Ire-record ito sa minutes ng poll clerk. Bilang poll watcher, karapatan mong saksihan at alamin ang mga prosesong isinasagawa ng BEI. I-record ang lahat ng iyong makikita at maririnig. Kuna ng litrato ang anumang kakaibang pangyayari sa botohan, sa bilangan at sa pag-print ng mga election returns.
pwede kang mag-file ng protesta gamit ang protest form. Kung sa tingin mo ay merong irregularidad o mga labag sa batas na nagawa ang BEI o ng sinumang tao, karapatan mo ring makakuha sa BEI ng certificate ng iyong protesta at ng desisyon tungkol doon. Siguruhing nakarecord ito sa minutes ng BEI. Hindi maaaring makipag-usap ang watchers sa BEI sa mga botante, sa ibang watchers at sa sinumang nandoon sa paraang makakaistorbo sa proseso ng botohan. Karapatan mong makuha ang pang-apat na kopya mula sa first 8 election returns na ipiprint ng PICOS. Sa iyo din mapupunta ang isa pang kopya mula sa next 22 copies ng ER na ipiprint pagkatapos ng transmission. Kapag kulang ng espasyo sa loob ng polling place at kailangang magbawas ng watchers, ang PPCRV watcher ang may pangunahing karapatang maiwan sa loob ng polling place at maging pinakamalapit sa BEI ayon sa Article 2, Section 15 ng COMELEC General Instruction. Ayan na! Alam niyo na ang mga karapatan at responsibilidad niyo bilang mga poll watchers! Oo! Dumating ng maaga, magbasid, mag-note, at mag-picture! Kung kailangan, pwedeng mag-file ng protesta. Tama! So, botong-boto ka na ba? Boto na! Here is the next question. Sa araw ng halalan bago magsimula ang botohan, ano ang kailangan bantaya? Ang bagko? Ang tingin mo sa aming snatcher? Ay, nako! Panoorin nyo na lang to. Sa araw ng halalan, bago magsimula ang botohan, ito ang babantayan nyo. Ipapakita ng mga BEI chairman na naka-shrink wrap pa ang PICOS bago simulan ang halalan. Siguruhing ang serial number ng selyo ng PICOS box ay pareho ng serial number na nai-record sa testing and sealing. Nakakandado ang ballot box at wala itong laman. Selyado pa ang pakete ng mga official ballots at listahan ng mga botante. Sa simula lang ng botohan, pwedeng buksan ang mga ito. Bibilangin at ire-record sa minutes kung ilan ang mga balota. Ire-record din sa minutes na ipinakita sa publiko at mga watchers na selyado ang PICOS, ang pakete ng mga balota at ang voters registration record. Aalisin ng BEI ang shrink wrap ng PICOS at ipapakitang selyado pa ang printer cover, main memory card slot at backup memory card slot. Ire-record muna ito sa minutes bago tanggalin ang selyo ng printer cover. Kailangan manatiling selyado ang main memory card slot at backup memory card slot hanggang matapos ang halalan. Ikakabit ang battery ng PICOS at isasaksak ito sa kuryente. Hintaying lumabas ang Please Insert Security Key for Authentication. Ididikit ang I-Button Security Key sa Security Key Receptacle. Lalabas ang Security Key Verified sa screen ng PICOS. Ang operator mula sa BEI ang mag-i-initialize ng PICOS. Pipindutin niya ang Open Voting sa main menu. Hihingin ng PICOS ang PIN ng poll clerk. I-enter niya ang PIN at pipindutin ang Enter. Lalabas sa screen ang PIN Accepted. Hihingin ng PICOS ang pangalawang PIN mula sa third member ng BEI. I-enter ito at pipindutin ang Enter. Lalabas ang PIN Accepted. Makikita sa screen ang Initialize Vote Counters at Previous Screen. Pipindutin ang Initialize Vote Counters. Initializing Vote Counters ang sunod na lalabas sa screen ng PICOS. Automatic na magpiprint ng initialization report ang PICOS kung saang zero vote ang nakalagay sa pangalan ng bawat kandidato. Nasa initialization report din ang geographic information.